Tumingin si Drake sa relong nasa bisig, at napatiimbagang. Siya man ang dahilan, kung bakit nasa hospital ang ama ni Sandra, ay hindi niya magawang magtagal sa hospital, lalo pat hindi maalis sa isip niya si Arabella. Pilit na inalis ni Drake, ang pagkakayakap sa kanya ni Sandra. "I'm sorry, Sandra, but I have to go." Muli siyang tumingin sa relo. Hindi siya aabot sa dinner. "Drake," he stopped walking, when Sandra shouted his name. "I would never accept your reason. I'm your fiancé, and no one can break that, even you." "Sigurado ako na kahit si tita, ay ganoon ang gusto." Sandra bravely looks at him, with determination seen in her face. He frowned. "I don't care, if you can't accept it, Sandra. Marrying you, is not part of my plan." Tumingin si Drake ng seryoso sa dalaga. "Actually, it will never be, even if my mother was alive." Bumakas ang sakit sa mata ni Sandra. Pero wala siyang pakialam. Yes, Sandra was his fiancé. Ang mami lang niya ang may gusto, napakasalan niya ang dalaga. Pero wala siyang plano na sundin iyon, lalo na ngayon. Para sa kanya, ay matagal nang putol ang tungkol sa kasunduan na iyon. Nakapagtataka lang, na bigla na lang siyang kinulit ng mga ito, tungkol sa kasunduan na iyon. Pagpasok sa kotse ay agad na hinilot ni Drake ang sentido. Sinabi niya kay Mr. Smith na hindi niya pakakasalan ang anak nito, kaya inatake ito sa puso, dahil hindi nito matanggap ang sinabi niya. Maging ang mommy ni Sandra ay ganoon din. Simpleng pamilya lang ang mga Smith. Pero dahil sa kaibigan nga, ng mommy niya si Mrs. Smith, ay gusto nito na may kasal siya sa anak nito. Hindi na uso ang arranged marriage ngayon. Alas 9 pa lang ng gabi. Ang inaasahan ni Arabella, ay aabutin si Drake ng hating gabi, o madaling araw ng uwi. Hinalikan siya ni Drake sa noo. Hindi siya gumalaw sa kinahihigaan, at nagpanggap na tulog. Nagtatampo siya. Sana hinintay man lang ni Drake, na marinig ang I love you to niya, bago nito binaba ang tawag. Sa kabilang banda, ay nakahinga siya ng maluwag dahil ligtas ito. Matapos maligo ni Drake, ay tumabi ito sa kanya at yamakap. "Babe, I'm sorry. Huwag ka na magtampo. I'll promise tomorrow aalis tayo." Hindi pa rin si Arabella sumagot. "Babe, hindi pa ako kumakain." "Ano?" Mataas ang boses ng dalaga. "Bakit hindi ka pa kumain?" "Anong oras na?" Nakagat ni Arabella ang labi. Nabisto tuloy na hindi talaga siya tulog. Todong ngisi tuloy ang makong, habang nakatingin sa kanya. "I want to eat with you. Wala akong gana kapag hindi ka kasabay kumain." Yamakap ng mahigpit si Drake sa kanya. Maya-maya pa ay nakapasok na ang isang kamay nito, sa loob ng suot niyang loose shirt. Inis na inalis ni Arabelle ang kamay nito. Wala daw gana kumain. Samantalang kanina, ay todong ngiti pa ito doon sa babaeng kasama nito. "Kumain ka mag-isa. Hindi ako gutom." Namula ang mukha niya nang malakas na tumunog ang tiyan niya. "Anak ng talong naman oh. Bakit hindi pa nakisama, itong tiyan niya? Hindi ka pa kumain." Kunot ang noo ni Drake. "Hindi ba't sabi ko sa'yo, ay huwag kang nagpapagutom. Kaya ang payat mo." Inirapan ni Arabella ang nobyo. "Payat, wow, ha. Ang sabi mo sa'kin sexy ako. Saka bakit pinapagalitan mo ako ngayon? Eh, ikaw nga hindi rin kumain. Naku, baka hindi lang natunawan ang isang ito. Naparami siguro ang kain kanina, kasama iyong magandang babae." Naningkit ang mata ni Arabella sa naisip. "Why I have this feeling, na may nagawa akong hindi mo nagustuhan?" Napapalunok na tanong ni Drake, habang nakatingin sa kanya. "Bakit may ginawa ka ba?" Balik ng dalaga na tanong sa nobyo. Agad na umiling si Drake. "Of course wala. Bakit naman ako gagawa, nang hindi mo magugustuhan? Ang takot ko lang na iwan mo." Ani ni Drake sabay tawa ng malakas. Tuluyan na si Arabella na napangiti. Ang kaninang tampo, at selos niya ay nawala. Magtatampo pa ba siya, at magseselos kung ganito siya kamahal ng lalaking ito? Saka sigurado siya na hindi siya, magagawang saktan ni Drake. "I love you too." "Sagot ko iyan, sa I love you mo kanina." Nakairap na sabi niya.
Hinila niya ang kamay ni Drake. Kain na tayo. Hinila ni Drake ang kamay niya, dahilan para mapaupo siya sa kandanggan nito. I love you more, babe. Isang tili ang kumawala sa lobby ni Arabella, nang mabilis na naihiga siya ni Drake sa kama, at pinatungan. Drake, naman. Pagkain muna ang kainin mo, huwag muna ako. Ipapakilala kita sa mga taong napakahalaga sa akin, babe. Hindi mawala ang ngiti sa lobby ni Arabella, habang sakay sila ng kotse ni Drake. Masaya siya dahil ramdam na ramdam niya, ang pagmamahal ni Drake. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Drake, pero sobrang saya niya. Ibig sabihin ay hindi siya kinakahiya ng nobyo, sa kabila ng katayuan nila sa buhay. Handa pa siyang ipakilala nito, sa ibang taong mahalaga para rito. Kumunot ang noo niya. Paano ay huminto ang sinasakyan nila, sa isang lugar na napakalawak, at halos puno lang, at mga bulaklak lang ang makikita. Inalalayan siya ni Drake na bumaba ng kotse. Hinawakan nito ang kamay niya, at iginiya siya sa paglalakad. Gusto ni Arabella na magtanong, pero nang tumingin siya sa mukha ni Drake, ay nakita niya ang saglit na pagkawala ng emosyon nito. Here we are, babe. Meet my beloved family. Ani Drake, bakas ang magkahalong lungkot, at tuwa sa boses nito. Tila nanigas ang katawan ni Arabella, at hindi man lang nagawang gumalaw. Ni ang pagbukas ng lobby, ay hindi niya magawa. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya, at pinagpapawisan siya ng malamig, habang nakaharap sa tatlong puntod na alam niya kung kanino. Halos magdugo ang loob ng bibig niya, sa diin ng pagkakagat niya. Kailangan niyang pigilin ang sarili, na huwag umiyak. Humigpit ang hawak ni Drake sa kamay niya. Mabuti na lang, at hindi nito napansin ang panlalamig, at pamamawis ng kamay niya. Wala man sila ngayon dito, alam ko naman na masaya sila para sa akin. Nakatingin sa lapida ng ina, nasambit ni Drake. I'm sure magugustuhan ka ni Daisy, kung nabubuhay siya ngayon. Gusto ni Arabella na hilain ang kamay kay Drake at tumakbo palayo para pakawalan ang luha, na kanina pa nagbabadyang mahulog, mula sa mga mata ni Arabella. I'm grateful to have you in my life. If it wasn't for you, I might still be in the dark, lonely and suffering. Tumangala si Drake, at ilang beses na bumuga ng hangin. Alam ni Arabella, ramdam niya. Nagpipigil ng pag-iyak ang nobyo niya. You're the reason why I'm sane, Arabella. You are the light in my dark and lonely world. You are the reason why I want to live in this world. You're the only reason for me in everything. Hindi na niya kaya. Hinila ni Arabella ang kamay at tumakbo palayo kay Drake habang umaagos ang masaganang luha sa kanyang pisngi. Babe, hindi ni Arabella pinakinggan ang paulit-ulit na pagtawag ni Drake sa pangalan niya. Nang may nakita siyang puno, ay sumandal siya roon at umupo. Sinubsob niya ang mukha sa mga tuhod, at saka pinakawalan ang mahinang hagulgol. Mali si Drake, dahil tiyak si Arabella, na hindi siya magugustuhan ng kapatid nito. Maski siguro sa kabilang buhay, ay hindi siya matatanggap ng mga ito, dahil siya ang anak ng pumaslang sa mga ito. Bakit kailangang may magdusa? Dahil sa'yo, Tay. Hindi pa ba sapat ang pagdurusa, na binigay mo sa pamilya natin? Bakit kailangan, na mandamay ka pa ng ibang tao? Lumuha man siya ng ilang beses, ay alam ni Arabella, na hindi mababago nun, na siya ang anak nito. Anak siya ng isang mamamatay tao. Anak siya ng taong pumatay, sa pamilya ng taong mahal niya. Alam niyang mali, pero minsan nahiling niya, na sana ay iba na lang ang naging ama niya. Isang malakas na kamay, ang hamatak sa kanya patayo, at mahigpit siyang niyakap. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Arabella, habang nakasubsob sa mabangong katawan ni Drake. Ang dami niyang gustong sabihin. Humigpit ang hawak niya sa laylayan, ng suot ni Drake na polo shirt. Drake, tumangala siya. Sinalubong siya ng nag-aalalang mga mata ni Drake. Nang pahirin ni Drake, ang luha niya ay napapikit siya. Sa oras na sabihin niya kay Drake, ang lahat ay tiyak na kamumuhian siya nito. Hindi siya nito matatanggap, at mapapatawad. Mawawala ang lalaking, mahal na mahal niya. Hinawakan ni Arabella ang kamay ni Drake, na nasa pisngi niya, at ninamnam ang init na dulot noon. I'm sorry, Drake, pero hindi ko kaya na mawala ka.
ani ng utak ni Arabella. Pasensya ka na. Naalala ko lang kasi sila nanay. Namiss ko sila bigla, kaya ako naiyak. Dahilan ni Arabella. Patawad, Drake. Pero kung ang pagsisinungaling lang, ang paraan para hindi masira ang lahat, Leon ang pipiliin niya. Kanina pa si Arabella nakababad sa bathtub, habang walang humpay ang pagtulo ng luha niya. Pagkarating nila sa mansion, ay agad na pumasok siya rito. Hanggang kailan niya may tatago ang totoo. Tama ang nanay niya. Mahirap kalabanan ang kapalaran. Maliban na minahal niya si Drake, wala naman siyang kasalanan, pero bakit ang pakiramdam ni Arabella ay sinalo niya lahat ng kasalanan ng tatay niya? Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan na maging masaya kasama si Drake. Babe, nag-angat siya ng tingin. Nasa gilid ng bathtub si Drake. Hindi maitago sa gwapong mukha nito ang pag-aalala. Hindi siya gumalaw nang lumapit ito sa kanya para alisin ang mga suot niya. Nakagat ni Arabella ang lobby. Nakalimutan niyang alisin ang suot bago magbabad sa bathtub dahil mas nangingibabaw ang emosyon sa dibdib niya. Tell me, babe, may problema ba? Isa-isang inalis ng binata ang kasuutan. Nang matapos, ay binuhat siya nito ng walang kahirap-hirap at saka ipinatong sa kandanggan nito. Naiinitin lang ako kanina, kaya nagbabad agad ako pagka-uwi natin. Aniya, sige lang, Arabella, galingan mo ang pagpapalusot, bakit pakiramdam ko ay nagsisinungaling ka? Tila nanigas ang katawan ng dalaga. Hindi man niya kita ang mukha ni Drake, ay ramdam niya ang nakakatakot nitong aura sa kanyang likuran. Napalunok siya ng marahas. Hindi kaya may alam na si Drake sa lihim niya. Don't tell me na may iniisip kang iba bukod sa akin. Nilapit ni Drake ang lobby sa tenga niya, kaya ramdam ni Arabella ang mainit nitong hininga. Hindi ko gusto na may iniisip kang iba. Dapat ako lang. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay bistado na siya. Drake, she moaned when Drake licked her ear. Nakagat niya ang lobby, nang ang dalawang kamay nito ngayon ay nagmamasahe na sa kanyang katawan. Nakakapanghina, nakapanglalambot ng tuhod. I can't get enough of you, babe. Bulong ni Drake, at tuluyang inangkin, si Arabella. Naubusan yata siya ng lakas, dahil sa binata. Napahinto si Arabella saglit, nang makita si Renz. Maging ito ay ganoon din. Hindi niya inaasahan na makikita uli ito makalipas ang ilang buwan. Kamusta? May tipid na ngiti sa lobby, na tanong ni Renz. Ayos lang naman. Nakangiting sagot ni Arabella. Mabuti naman, at nagpakita ka na rito. Ang tagal mo kayang nawala. Nag-iwas ito ng tingin. At saka napakamot sa kilay. Naging busy lang. Saglit na tumahimik ito bago muling nagsalita. Mukhang masaya ka. Bakas ang sakit sa boses ng binata. Renz, nabanggit ni tita na nobyo mo na si Sir Drake. Tumingin sa kanya si Renz, nang may lungkot sa mukha. Talo na ako, hindi pa man tayo nagsisimula. Sorry, Aniya. Hindi mo kailangan mag-sorry, Arabella. Ganoon talaga pagdating sa pag-ibig, hindi tayo maaaring mamili ng taong mamahalin. Pilit na ngumiti si Renz. Ito na ang huling pagpunta ko dito. Gusto lang kitang makita, kahit ngayon lang. Sana ay maging masaya kayo ni Sir. Ani Renz bago umalis. Hindi ni Arabella mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Alam niya na nasaktan niya si Renz. Pero tama ito. Hindi pwedeng mamili ng taong mamahalin. Tulad niya. Hindi niya napigilan na mahalin si Drake sa kabila ng lihim na daladala niya. Tumangala si Arabella at bumantong hininga. Sa totoo lang ay araw-araw siyang natatakot. Natatakot na baka mabuking ng nobyo ang tungkol sa tinatago niya. Arabella, hindi ba nagbilin si Sir Drake na hintayin niyo siya bago ka umalis? Kunot ang noo na tanong ni Aling Marta nang makita siyang kabababa lang ng hagdan at nakabihis, dala ang kanyang sling bag. Umalis si Drake para umattend ng meeting. Alam naman ni Arabella ang main office nito, kaya doon ang punta niya ngayon. Napanguso siya. Bakit kasi ayaw pa siyang isama kanina? Napangiti siya. Napapansin niya na nagbabago na ang nobyo niya. Kung noon ay halos hindi ito lumalabas, ngayon ay hindi na. Mukhang bumabalik na sa dati si Drake, katulad ng nabanggit ni Miss Flor sa kanya noong nakaraan. Noong buhay pa daw kasi ang magulang nito,
ay ito na agad ang nag-aasikaso ng mga business nito, sa edad na 20. Hindi daw ito na late nang punta ng office, maski nagsisimula pa lang ito, napatakbuhin ang company. Pupuntahan ko na lang siya sa office, Aling Marta, para hindi na siya dumaan pa rito. Palusot ni Arabella. Ang totoo kasi niyan, ay miss na niya ito. Sige, mag-iingat ka na lang. May ngiting mapanukso sa lobby, ang matanda na parabang alam ang nasa isip niya. Naway hindi kayo magbago sa isa't isa. Hindi talaga sila magbabago sa isa't isa. Sabi nga ni Drake sa kanya, ay habang buhay siyang mamahalin nito. Naniniwala siya sa salita nito. Sinong hindi maniniwala sa salita ng isang Drake Mondragon? Napatigil si Arabella sa paglakad, nang harangin siya ng isa sa mga driver ni Drake. Ma'am, hindi ho kayo pwedeng umalis, nang hindi ko kayo hinahatid. Leon ho ang bilin ni Sir. Ani ng matanda, sumenyas pa ito sa mga guard, na huwag siyang pagbuksan ng tarangkahan. Magtataksi na lang ako, giit niya. Kapag nagpapahatid kasi siya, ay pakiramdam ni Arabella, ay nagpapabigat lang siya, sa mga trabaho ng mga driver ni Drake. Ma'am, pasensya ka na ho. Pero trabaho namin, ang ipag-drive ka saan ka man magpunta. Kami ho ang pagagalitin ni Sir, sa oras na hayaan ka uli namin, na umalis mag-isa. Magalang na ani ng matanda. Napabuga si Arabella ng hangin, bago sumakay ng kotse. Mas mabuti na ito, kesa ang pag-alitan ito ni Drake. Alam naman niya, natakot pa rin ang karamihan ng tauhan ng binata rito. Hindi na nakapagtataka ang bagay na iyon. Nakakatakot naman talaga ito. Pero noon iyon, at hindi na ngayon. Pagkarating nila sa building, na pag-aari ni Drake, ay agad na bumaba si Arabella ng kotse. Manong, huwag mo na akong hintayin. Sabay na po kami ni Drake na uuwi. Pumasok muna siya ng restroom, at tiningnan ang ayos niya. Nakasuot si Arabella, ng kulay asul na full skirt dress. Kulay itim na flat sandals, at nagtali ng buhok. Ngumuso siya sa harap ng salamin. Bagay pala sa kanya ang red lipstick. Pagkalabas, ay tinitingnan niya ang bawat glass wall, na madaanan niya. Hindi katulad noon, ngayon ay hindi na siya mukhang basahan. Mukha na siyang sosyal, kahit paano. Pasado na para bumagay kay Drake. Ouch! Napangiwi si Arabella, nang may makabangga siya. Nang mag-angat siya ng tingin, ay natigilan siya. I'm sorry. Ani ng babae. Nako, pasensya na po. Magkasabay pang hingi nila ng paumanhin, sa isa't isa. Tipid na ngumiti ang magandang babae, bago nagmamadaling umalis. Sinundan ni Arabella ito ng tingin. Teka, bakit pamilyar ang mukha nito? I told you to wait, in our home, right? Napaiktad siya sa gulat, nang marinig ang boses ni Drake. Pagpihit ni Arabella, ay naninangkit ang mata nito, habang nakatingin sa kanya. Babe, agad na yumakap siya, sa bewang ng nobyo. Namiss kasi kita, kaya pinuntahan na kita. Sineksik ni Arabella ang mukha sa dibdib ni Drake. Nanlaki ang mata niya, nang maalala na wala nga pala sila sa mansion. Nakakahiya, baka mamaya ay machismis pa ang nobyo niya. Nang ilalayo na niya ang katawan kay Drake, ay pumaikot ang braso nito sa bewang niya. I miss you more, babe. Mahinang sambit ni Drake, pero umabot iyon, sa pandinig ni Arabella. Pilit na tinulak niya ito. Bitaw, babe, nakakahiya. Humigpit ang yakap ni Drake sa bewang niya. Bitaw sabi, don't mind them. Ani Drake, inamoy nito ang buhok niya, saka siya hinalikan sa ulo. Come on, let's have lunch. Tuluyan na si Arabella na hindi nakagalaw, nang halikan siya ni Drake nang mabilis sa lobby. Babe, antag ng nobyo. Hinawakan ni Arabella ang mukha, at saka nagyuko ng ulo, para itago ang mukha. Kinikilig siya. Ang ganda mo. Kinagat niya ang lobby, para pigilin ang mapatili sa sobrang kilig. Hindi mo ako madadaan sa paganyan-ganyan mo. Kunwari ani niya, at nagpatiuna ng naglakad, para itago ang malaking ngiti sa lobby. Ang hilig mong mang-iwan. Nakasimangot na sabi ni Drake. Napangiwi si Arabella. Ang bilis naman nitong maabutan siya. Palibasa maiksi ang binti niya. Tumingin siya kay Drake, nang kunin nito ang kamay niya, at ikinulong iyon sa malaking kamay nito. Pagkarating nila sa restaurant, ay agad na nag-order sila. Habang hinihintay ang order ay walang ginawa si Drake, kundi ang bulahin siya.
na gustong-gusto naman niya. Drake. Natigil sila sa pag-uusap ni Drake. Tumingin si Arabella sa likuran ni Drake. Teka, ito iyong babae, na nabangga niya kanina lang. Tumingin siya sa nobyo. Napansin niya na napatiimbag ang ito, kahit hindi pa ito lumilingon. Magkakilala ang magandang babae na ito, at si Drake. Umawang ang lobby ni Arabella, nang may maalala. Ngayon alam na niya, kaya pala pamilyar ito sa kanya, dahil ito ang babae na nakita niyang kasama ni Drake, noong nakaraan. Ngayon ay mas lalo siyang nanliit. Maganda na ito sa malayo, pero mas maganda ito sa malapitan. I thought you're not hungry. Tinapunan siya ng tingin ng babae. You, turo ng babae sa kanya. Mukhang namukan din siya nito. Pilit na ngumiti si Arabella, pero pakiramdam niya ay nagmukhang ngiwi iyon. Ah, hi. Lumipat ang babae sa gilid ni Drake. Are you avoiding me, Drake? I asked you earlier, and you told me that you're not hungry. And now narito ka. Halata ang pagkainis sa boses nito. Drake, tinawag ng babae ang nobyo, sa pangalan lang. Ibig bang sabihin, ay malapit ito sa isa't isa. Bakas ang pagkataranta sa mukha ni Drake, nang magsalubong ang tingin nila, pero agad din naman iyong nawala. It's obvious, Sandra. So, why are you asking now? Hindi mo ako pwedeng iwasan palagi, Drake. Alam mo iyan. Mataas na ang boses ng babae, kaya naman napapatingin na ang ilang kumakain, sa pwesto nila. Lower your voice, and stop making a scene. Matigas ang boses ni Drake. Halata ang pagpipigil ng galit, gustong gusto ni Arabella na magtanong, kung sino ang babae, pero hindi niya magawa. Punong-puno siya ng pagtataka. Hindi daw pwedeng iwasan, palagi ni Drake ang babae. Bakit? Tumingin sa kanya ang babae. Who's that girl? Tumayo si Drake, at hinawakan siya sa kamay, at saka siya hinaila palabas ng restaurant. Drake, malakas na tawag ng babae. Tumingin si Arabella, sa kamay ni Drake, na nakahawak sa kamay niya. Bakit ganun? Hindi sinagot ni Drake, ang tanong ng babae kung sino siya. Mahirap bang sagutin iyon, na siya ang nobya ko? Sa ibang restaurants na lang tayo kumain. Ani Drake pagkapasok nila sa kotse. Wala silang kibo, habang kumakain. Nawalan si Arabella ng gana, dahil sa nangyari kanina. Ito naman ay napansin niyang ganoon din. Pagdating sa mansion, ay agad na pumasok si Arabella sa kwarto, at naupo sa gilid ng kama. Iniwan niya si Drake, at hindi na hinintay pa na umakyat. Hindi siya lumingon, nang marinig ang pagbukas ng pinto. Alam ni Arabella, na ang nobyo ito. At dito na po nagtatapos, ang 15 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.